ang ipinangako ni Duterte, dahil dapat diyan naman po tayo nakabase kung ano yung flagship program ng administrations. Ang ipinangako, tatapusin ang illegal na droga, lalabanan ang korupsyon at ang kriminalidad. Sa tatlong pangako na yan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron bang natupad? Kung ayaw nilang itapiko si Duterte, huwag nilang pakialaman si Pangulong Bongbong Marcos. At habang ginagalit nyo ang mga supporters at loyalista, lumalayo ang loob nito kay Sara Duterte. Hindi nyo ba nararamdaman yon? Na ngayon, unti-unting nawawala ang tiwala ng mga supporter ni PBBM at ng mga loyalista kay Sara Duterte? Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 17, 2023 at ayon po sa mga DDS, ang best president ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eh, para sa kanila yon, best president po itong si Rodrigo Duterte. Pero ano kaya ang masasabi ng mga kapwa natin Pilipino, in particular ang mga kamag-anak ng naging biktima ng war on drugs ng Duterte administrations? Kaya din kaya nilang sabihin na best president itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi kung ang pagbabatayan po natin, ang ipinangako ni Duterte, dahil dapat diyan naman po tayo nakabase kung ano yung flagship program ng administrations, ang ipinangako, tatapusin ang illegal na droga, lalabanan ang korupsyon at ang kriminalidad. Sa tatlong pangako na yan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron bang natupad? Meron bang natamo ang bawat Pilipino? Hanggang ngayon, talamak ang illegal na droga. Salamat sa kasalukuyang gobyerno. Malakihan ang mga nahuhuli nito. At perhaps, nagiging pilay ito ngayon sa mga drug lords. Ang korupsyon, nangyayari pa rin sa ating gobyerno. At sana ma-address yan ng ating kasalukuyang Pangulo. Ang criminality, walang sinumang Pangulo siguro ang makapag-aalis ng criminality sa bawat administrasyon nito. Sapagkat bahagi po ng lipunan ang crime. Maaari mabawasan, pero yung ma-put into zero o wala na talagang krimen sa isang lipunan, malabong-malabong mangyari po yun. Wala pong lipunan sa buong mundo ang wala pong krimen. Kaya yung tatlo po na yan, failure po dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano ngayon magiging best president kung yung mismong flagship program ng kanyang administrasyon ay hindi siya nagtagumpay? O maaaring batuhan niyo ako ngayon ng counter. Ang pangako daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 20 pesos na kilo kada bigas. 20 pesos na halaga ng bigas kada kilo. Ang masasabi ko lang dyan, isang taon pa lamang sa panunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos. Saka hindi siya nangako na pag upo niya, sa loob lamang ng ilang buwan, 20 pesos na kagad ang kilo ng kada bigas, ng bigas ng kada kilo. Hindi niya po ipinangakong ganun. Ang sinabi ng Pangulo, pangarap niya na ang bigas ay maging 20 piso ang kada kilo para sa mga Pilipino. Pangarap po yun, hindi po yun pangako. Kaya magkaiba po yun. Kung ayaw nilang itapiko si Duterte, huwag nilang pakialaman si Pangulong Bongbong Marcos. Ako, suportado ko lahat ng Pangulo. Kasama, bata pa ako nung panahon ni Cory. Hindi pa rin ako pwede sumuporta panahon ni Ramos kasi hindi pa naman ako butante. Pero suportado ko lahat ng Pangulo, mga tol. Simula kay Estrada, kay Macapagal, kay Aquino, kay Duterte. Dahil lang paniniwala ko kasi Pilipino ako, obligations ko na irespeto ang konstitusyon. At bilang Pilipino na rumerespeto sa konstitusyon, irerespeto ko ang sitting president. Kasi yan po ang itinalaga ng konstitusyon regardless of my politics. Hindi ko binoto si Benigno Aquino, ang binoto ko po noon si ERAP noong 2010.
Hindi ko binoto si Duterte, ang binoto ko po noon si Miriam Santiago. Ganun pa man, nung maupo ang mga yan, eh sumusuporta ako sa gobyerno kasi kapitan po ng bansa ang presidente. Kapag ka hindi po natin sinuporta ng isang presidente, at yan po ay magkamali, mapapahamak po ang buong bansa at kasama po tayo doon. Kaya pasensya na kayo kung sa tingin ninyo hindi dapat suportahan ang Aquino sa mga nakaraang administrasyon, pero sa aking pananaw kasi, obligation po ng bawat Pilipino na suportahan ang sitting president. Kaya nga ngayon itong mga DDS, nakaka-encounter ko kasi ang sitting president ay Marcos. Bakit nila ipinagpipilitan na ang influence ni Duterte, ang mga polisiya nito sa nakaraang administrasyon ang manatili sa kasalukuyan? And every now and then, lagi nilang ikinukumpara si Pangulong Bongbong Marcos kay Duterte. Kaya po tayo nagsasalita. At kaya ko po topic ngayon itong si Duterte. Sinasabi nila, best president daw si Duterte. Wala namang pong problema sa akin, sana yan. Pero kaakibat ng pagsasalita nila ng best president kay Duterte, isasabihan naman nila ng worst president si Pangulong Bongbong Marcos. At sasabihin pa na hindi tumutupad sa pangako nito. Kaya ibabalik natin ang mga pangako na sinambit ni Duterte. Katulad nung sinabi ko kanina, nangako si Duterte nang sa loob ng 3 buwan hanggang 6 na buwan tatapusin ang illegal na droga. Ano ang nangyari? Lumipas ang 6 na taon, walang nangyari sa war on drugs. Bagkos thousands of lives ang nawala, ang masakit pa dyan, hindi lahat po iyon involved sa illegal na droga. Eh palagay ko, more than half po doon, nadamay lamang, napagbintangan, pero napas lang. Ayon mismo sa datos ng ating kapulisan, 6,000 plus ang mga lumaban di umano sa ating kapulisan, pero ayon sa datos ng Human Rights Group, naglalaro sa 30,000 ang figures ng mga namatay sa war on drugs. Tandaan po natin ito, mga tol. Ang pagkakamali, hindi maitutuwid ng isa pang pagkakamali. Laging depensa ng mga DD shit, eh, mga adik naman yan, mga walang karapatang mabuhay sa mundo. Ang buwelta nila sa atin, paano kung sa pamilya mo nangyari na mabiktima ng adik? Napatay ang pamilya mo dahil sa adik. Ano gagawin mo? Ganito yan. Meron tayong rule of law. Meron tayong batas na pinapairal. Kung ang pamantayan ninyo ay panahon pa ni Hammurabi, alam niyo yung Code of Hammurabi? Lex Talionis, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Kapag ka nakapatay, dapat patayin din. Hindi na po applicable sa kasalukuyan yon kasi primitibong kaparaanan po iyon ng mga tao. Meron na po tayong makabagong panahon na rumirespeto dapat sa ating rule of law, sa due process. At ang war on drugs, yung mga summary execution sa panahon ng war on drugs, yan po ay malinaw na paglabag sa rule of law at sa due process. Meron bang ginawa si dating Pangulong Rodrigo Duterte para mapigilan ang mga paglapastangan na yan sa karapatan ng mga individual? Wala. Instead, parang nagbibigay pa ng assurance sa mga agents ng ating gobyerno na maging lisensya ito sa pagpatay sa mga pinagbibintangan o itinuturing na may kaugnayan sa illegal na droga, which is mali. Ano? Kaya katulad ng sinambit natin, hindi maitutuwid ng pagkakamali ang mali ng isa pang pagkakamali kasi mali yung kaparaanan. Ang war on drugs na ginawa nitong si Duterte, aminin nyo man sa hindi, mga DDS, maling-mali. Maling-mali talaga yan. Oh. Ngayon, para hindi mahalungkat yan, para hindi sana natin tinatopic yan, okay lang, inuulit ko, ituring nyo na best president si Pangulong, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala akong pakialam dyan. Kung sa paningin ninyo, best president siya, so be it. Okay lang sa akin yan. Pero, kung ang lagi ninyong naratibo, best president si Duterte, tapos sasamahan ninyo ng pang-aalipusta sa kasalukuyang pangulo, hindi namin katanggap-tanggap, hindi yan magiging katanggap-tanggap para sa amin.
Kaya ngayon, ipagtatanggol namin si Pangulong Bongbong Marcos. At kapag ka nasasabihan tuloy ngayon ang inyong dating Pangulong Duterte, nasasaktan kayo. Kung ayaw kasi ninyong masaktan, huwag kayong manakit sa kapwa ninyo. Tandaan ninyo, ako in particular, reactive lamang ako dito. Hindi ko tinitira si Duterte. Nagre-react lamang ako sa inyo. Kasi kayo ang umuuna. Kung hindi nyo inuuna ang paninira sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos and comparing him sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ko itatopic si Duterte. Napakaraming pwedeng pag-usapan dito. In fact, sa mga sumunod, sa mga magkakasunod na live streaming natin dito, ang topic natin, China. Ngayon, nadadawit si Duterte kasi kayo mismo ang nagsasabi. Ano ang mga sinasabi ninyo kung panahon ni Duterte, hindi tayo aawayin ng China? Anak ng teting na yan, sa bawat pag-criticize ninyo sa Pangulong Bongbong Marcos, kaakibat palagi nito ang mga Duterte. Bakit hindi nyo magawang i-criticize si PBBM nang hindi nyo idinadamay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nang sa ganon, hindi na siya na pag-uusapan pa sa harapan ng publiko. Yan ang mahirap sa inyo eh. Mag-criticize kayo, lagi nyong iuugnay ang dating Pangulo sa kasalukuyang Pangulo. Hindi nyo ba kayang gawin ang obligasyon ng isang Pilipino na kung sino ang presidente ay suportahan dapat nito? Sinuportahan namin si Duterte, ako in particular, lalong-lalo na nung pulis pa ako, alam nga naman lumaban ako sa kasalukuyang gobyerno dahil pulis ka nga. Pero kahit nung hindi na ako pulis, sinuportahan ko si Duterte. Lahat ng mga pulisiya na sa tingin ko tama, pinagtatanggol ko siya sa mga kakilala ko nung ako'y vlogger pa ni Kulaong, from time to time na itatopic ko si Duterte at pinagtatanggol ko ito. Kasi sitting president siya eh. Marunong akong rumispeto sa nakaupong pangulo. Ang problema sa inyo, hindi kayo marunong rumispeto sa nakaupong pangulo. At ang pinakamasakit pa, nananahimik na si Duterte, dinadamay nyo pa sa mga kalokohan ninyo. Actually, hindi naman si Duterte na ngayon ang problema eh. Ang problema ngayon, kayong mga DDS na pilit gustong bumalik sa pwesto itong si Duterte. Lagi ninyong ginagawang relevant sa kasalukuyang panahon ang dating pangulo. Ano ba ang layunin ninyo? Maging pangulo muli si Duterte? Malabo nang mangyari yon. Kahit anong gawin ninyo, hinding-hindi magiging pangulo na si Rodrigo Duterte. Tapos na ang kanyang panahon. Maybe si Sara Duterte maging pangulo sa 2028. Pero I don't think na makukuha ninyo ang boto ng lahat ng mga PBBM at Marcos loyalist supporters. Bakit? Kasi sa ginagawa ninyo na pang-aalipusta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos o sa aming mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi nyo itinuturing na Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, ginagalit nyo lamang ang mga PBBM supporters at mga loyalista. At habang ginagalit nyo ang mga supporters at loyalista, lumalayo ang loob nito kay Sara Duterte. Hindi nyo ba nararamdaman yon na ngayon unti-unting nawawala ang tiwala ng mga supporter ni PBBM at ng mga loyalista kay Sara Duterte? Dapat maisip nyo yan. Inuulit ko, makailang beses ko nang sinasabi dito sa ating programa, hindi na po namin kailangan ang boto nyo. Pangulo na si PBBM hanggang sa 2028. Hindi na namin kailangang manghimok ng kahit sino para lamang iboto si PBBM. PBBM is the president until 2028. Kayo, nangangailangan kayo ng boto namin. Hindi nyo ba man lang iniisip kung ilang milyon ang PBBM supporters, kung ilang milyon ang Marcos loyalist kumpara sa inyong, ewan ko kung meron kayong 1 million na DDS. Ipagpalagay natin na meron kayong 1 million DDS kasi 32 million ang nakuhang boto ni Sara against 31 million ni Pangulong Bongbong Marcos. E yung mga DDS marahil hindi bumoto kay PBBM kaya naging 31 million lang. O yan na yung nagpapakita ng tunay na bilang ninyo. Tapos ipagmamalaki ninyo na mananalo na kaagad si Sara Duterte sa 2028. Kaya ngayon kaliwat kanan ang pagpopromote ninyo kay Sara at paninira naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Maging fair kasi kayo. Ano?
inuulit ko at paulit-ulit ako dito. Kung gusto nyong tigilan ko si Duterte, even si Sara, ang ating vice presidente, huwag nyong idamay si Pangulong Bongbong Marcos sa pamumulitika ninyo. Kung gusto ninyong tumakbo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa politika muli, huwag nyong idamay si Pangulong Bongbong Marcos. Himukin nyo na lamang. Gumawa kayo ng Facebook group. Rodrigo Duterte for Senator 2025. Parang yung ginawa natin para sa ating iboboto sa pagkasenador na si Speaker Martin Romualdez at Congressman Erwin Tulfo. Hopefully, tumakbo sila sa pagkasenador. Yung ginawa namin sa group na yon, meron ba yung panghahamak sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Wala. Pero pumapasok kayo doon. Nakakalimutan nyo na ang admin doon sa Erwin Tulfo and Martin Romualdez for Senator 2025, si Top 1. Ako ang lumikha ng group na yon. Tapos papasok kayo doon, lalait-laitin nyo si Pangulong Bongbong Marcos, tapos ipopromote ninyo comparatively pa itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong mararamdaman ko doon? Ano ang mararamdaman ko habang binabasa ko yung mga comparison ninyo sa dating Pangulo at kay Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre, ipagtatanggol ko si PBBM. At ganito ngayon ang nangyayari. Kaya ako na i-content itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gumawa kayo ng sarili niyong group at doon kayo magbulahan. Huwag nyo nang idamay ang mga supporter at loyalista na sa kasalukuyan sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kasi hindi nyo magawa, mga bashers, na magkaroon kayo ng sariling wall at doon kayo mag-ingay? Ang hilig ninyong mag-gate crash sa pages o channels ng mga PBBM supporters, pinapakailaman ba namin kayo? Hindi. Ako, in particular, never akong nakialam sa mga sinasabi ng mga vlogger na ito sa kasalukuyang gobyerno. Pero kapag ka nakakarating sa kaalaman ko, ipinagtatanggol ko si PBBM, but never akong pumupunta sa kanila mga pages at channel. Kasi alam ko, the moment na pumunta ako sa page at channel nila, isang malaking katangahan yon para sa akin. At hindi ko gagawing tanga ang sarili ko na ako ay pupunta sa mga tao na kumikritisize sa ating mahal na Pangulo ng negatibo. Walang problema sa mga objective na pananaw, sa mga constructive na kritisismo. Katanggap-tanggap yan para sa akin. Katulad ng kapatid nitong si Sir Benji Contreras. Diba? Si Sir Antonio Contreras, si Prof. Oh, most of the time, pumapanig yan sa gobyerno. Pero there are instances na kinikritisize niya ang kasalukuyang gobyerno. And that's okay. It's okay to disagree. Ano? Pero dapat yung pag-disagree natin, ginagawa po natin ito objectively. Dapat konstruktibo. Eh yung mga pinapanood ninyo, katulad ni Maharlika, ni Gagong Lipunan, may natututunan ba kayo sa kanila? Araw-araw na babahiran ng puot ang inyong mga puso at isipan, hindi ba kayo nagsasawa? Sa araw-araw na panonood nyo dito kina Claire Eden Contreras at kay Roy Domingo, araw-araw din kayong nagagalit sa inyong mga sarili. Hindi ba kayo naaawa sa inyong mga sarili? Na sa bawat araw, puno ng puot ang inyong mga puso at isipan dahil sa ini-inject sa inyo na mga impormasyon ng mga taong binanggit ko. At lahat yan, puro kasinungalingan. You have to discern what is truth and what is lies. Ang problema sa inyo, kung ano lang yung i-inject sa inyo na sinasabi ng mga pinanonood ninyo, outrightly, pinaniniwalaan kagad ninyo. Tapos, ang worst para sa inyo, matapos kayong manood sa mga sinungaling na tao na yan, mag-gatecrash kayo. Katulad ng ilan na magmagawa dito sa page ko. Papasok dito, magpo-promote ng hate, mumurahin ako, sisiraan si Pangulong Bongbong Marcos, masaya na kayo sa ginagawa ninyo yan. Ano bang uri ng pagkatao meron ang isang ganyang individual? Sa aking pagkakaalam, hindi yan normal. At ang katumbas ng hindi normal o kabaligtaran ng hindi normal ay isang abnormal.
ang hirap naman yatang kayo matatawag na abnormal. Oh, natatawag na kayong tanga, natatawag pa kayong abnormal. Aba, kakaiba 'yon. Oh, inuulit ko. Paulit-ulit ako dito. Kung ayaw ninyo na maitapi ko si Duterte, wag na wag kayong pupunta sa page ko. Wag na wag kayong pupunta sa mga group na ginawa ko at sisiraan ninyo si Pangulong Bongbong Marcos. Okay lang kung talagang ganun ang mga pag-uugali ninyo. Pero huwag niyong ikumpara si Duterte at saka si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil pag kinumpara niyo si Pangulong Bongbong Marcos at si Duterte, magsasalita ako at madadamay ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte katulad ng ginagawa natin ngayon. Hinahalungkat ninyo ang bigas, 20 piso kada kilo. Mag-isip nga kayo ng tama. Ha? Una, assuming for the sake of arguments ninyo, nangako, assumptions lang ito ha, nangako si Pangulong Bongbong Marcos ng 20 piso kada kilo ng bigas. Pwede na ba kagad nating tirahin si PBBM sa kanyang pangako? Hindi pa. Kasi hindi pa natatapos ang kanyang administrasyon. Hayaan nyo muna siyang makabuelo. Oh, ito ha, kung meron mang pangako. Pero sa amin kasing nakakaalam, walang pangakong ginawa si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapaniwala lang kayo sa mga sinungaling na tao. Ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinapangarap niya na ang halaga ng bigas ay maging 20 piso kada kilo. At ewan ko kung anong uri ng pag-iisip meron kayo na kung hindi nyo pinapangarap na bumaba sa 20 piso kada kilo ang bigas. At huwag na kayong makipagplastikan pa sa amin. Dahil sa totoo lamang, hindi nyo ninanais na maging 20 pesos per kilo ang bigas. Yan ang katotohanan dyan. Lagi kayong maingay, nasaan na ang 20 pesos per kilo na bigas? Pero kailanman hindi nyo yan ninais. Bakit? Kasi kung mangyayari sa madaling panahon, but I believe, sa mga darating na panahon, kapag ka nasigurado na ng ating Pangulo ang ating food security, darating tayo sa punto na yan ng kanyang pangarap. Dahil ang katotohanan sa inyo, kapag ka nangyari na 20 piso kada kilo ang bigas, kayo mapapahiya. Wala na kayong magiging dahilan para tirahin si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hindi nyo ninanais yan. Ano? Pa-mention-mention pa kayo, nasaan na ang 20 pesos na kada kilo ng bigas? Pero sa totoo lang, ayaw na ayaw ninyong mangyari. Anong uri ng utak merong ganun ang Pilipino? Utak talangka kayo. Ano? Instead na ang ninanais nyo makabuti para sa kapwa ninyo Pilipino, naghahangad kayo ng kapahamakan. Naghahangad kayo ng hindi magandang bagay para sa kapwa ninyo Pilipino. Dahil ayaw ninyo sa kasalukuyang Pangulo. Kapag ka kasi maganda ang nangyari sa kasalukuyang administrasyon, whether you like it or not, magiging legacy yan ni Pangulong Bongbong Marcos at mapapahiya kayo. O, kami, tiyak kami. Sobrang katiyakan ito, 100% na tiyak kami na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi natupad ang kanyang mga pangako. 101% hindi niya natupad ang kanyang mga pangako. Ano? Doon sa tatlo na sinasabi natin. Kasi baka sabihin niyo itinaas ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sahod ng mga MUP. Iyon, natupad. Bakit? Vested interest din naman yun eh. Political decisions din yun. Hindi yun decisions para sa lahat ng mga Pilipino. Aminin nyo man yan o hindi, ang pagtaas sa amin ng sahod nung ako pa ay pulis pa, hindi yun political decision. Ay hindi yun decision para sa mga Pilipino. That is a political decision para maging mabait ang mga uniform personnel kay Duterte. Dahil ang banta ng kudeta every now and then nandiyan. No? Ngayon, sa paglipas ng mga panahon, maaalala ng tao na si Duterte hindi nakatupad sa kanyang pangako. Matapos ang illegal na droga, matapos ang kriminalidad, matapos ang korupsyon sa gobyerno. Tatlong pangako niya sa kanyang pangangampanya nung mga panahon na siya ay hindi pa pangulo. Hindi niya natupad. 101% tama iyan. Pero
kayo na humuhusga kay Pangulong Bongbong Marcos, nakakalimutan ninyo isang taon pa lamang sa panunungkulan si PBBM. Kung sa tingin ninyo pangako yung 20 pesos per kilo na bigas, hindi pa natutupad ni Pangulong Bongbong Marcos, sa amin okay lang, waiting kami. Kasi meron pang 5 taon sa panunungkulan si PBBM. At sa loob ng 5 taon na yan, pwedeng matupad ang sinasabi niyong pangako. But sa amin, pwedeng matupad ang pinapangarap ni Pangulong Bongbong Marcos. Magkaiba ang pangarap sa pangako. Si Pangulong Bongbong Marcos, kapag ka nagsalita, ginagawa. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, maraming salita, ngunit hindi ginagawa. Sino ang nagpatunay? Bagamat hindi pinangalanan ng tao o isang opisyales, pangalanan ko na yung opisyales na ito, si Governor Gwendolyn Garcia. Naalala ninyo yung proyekto sa Cebu Province na ipinangako sa kanya ng nakaraang administrasyon, pero walang nagawa. Pero sabi ni Governor Gwen Garcia, nung ginawa na ni Pangulong Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang nakita niyang hindi lang salita, pero may gawa. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Mukhang may mga nakapasok na naman na mga gate crusher dito. Higit sa lahat, pinapairal nyo na naman ang inyong mga katangahan. Tandaan ninyo, ang mga nanonood kay Top 1, hindi tanga. Kaya huwag kayong papasok dito na magpapakatanga lamang kayo. Ang mga nanonood kay Top 1, Top 1 nga eh. Ibig sabihin ng Top 1, literal akong Top 1 sa board examinations, hindi ko pinagyayabang yan. Sinasabi ko lamang para ipamulat sa inyo na ang mga manonood dito hangad impormasyon. Hangad matututo, hindi hangad na maging tanga. Pero kayo, pasok kayo ng pasok dito. Alam nyo naman na galit kayo sa akin. Comment pa kayo ng comment dyan. E di malinaw na tanga kayo.